Hello, ma'am and sir. Ito naman po ay ang paggamit ng housekeeping natin gamit ang ating school admin at school head account. Ngayon, ang tanong po kasi natin is kung ginamit po ba natin ang ating school admin account or ICT account, eh maia-approve po ba natin yung ating mga pending requests? So, tingnan po natin. So, sign in po tayo as school admin account. Punta tayo dun sa data corrections. Tapos, change request. So, ito po yung sa unang video na kung saan may request po sila. Okay, tatlong request coming from the grade 3. Tapos po, pwede po nating ma-view. Then, ito po yung request po nila na changes na una. Ang ano po na nakasulat dito is changes will be applied upon approval of the school head. So makikita po natin dito, close lang po yung button. Wala po yung approve or disapprove. So sign out po natin ito at ang gamitin natin ngayon ay ang account ng ating school head account or school representative. Okay, sign in po natin yan. Then, same pa rin po. Doon po tayo sa data corrections. Change request. Then, halimbawa, unahin natin itong kay Devera Justine. Okay, click po natin yung view. Then, same po na nakita natin doon sa ating school admin account. Ang pagkakaiba nga lang po ay dito, meron po tayong approve at disapprove. But, bago po tayo mag-approve, maglalagay po muna tayo doon sa remarks. Halimbawa, ang sinabi niya doon ay late submission of birth certificate. So, verified forms, halimbawa. Then, approve. So, close po natin yan. Okay, so mapapansin po natin doon sa approval, naka-approve na po siya. Then, close. Then kung titignan natin doon sa ating approve button tab, nandiyan na po yung na-approve natin na issues or concern sa LIS. So wala pa po doon sa disapprove. So punta tayo sa pending. Halimbawa, doon tayo kay kay Johnny Ballesteros de los Santos. So view natin. Then halimbawa po, gusto niyo pong i-disapprove yan dahil yung Johnny, okay, ay ginawa niyang Johnny na IE. Then, nung nakita ng school head yung birth certificate, since na-edit siguro or hindi nabasa ng mabuti ng teacher or advisor, so ilalagay niya po dyan is reviewed and check. Halimbawa po lang, ma'am and sir, then disapprove. Para lang maipakita po sa inyo yung mga tab and buttons po natin kung paano natin gamitin. Bahala na po kayo doon sa ating remarks. Then close po natin. Check po natin kung nandun po siya sa disapprove. Ayan po, sa ating disapprove. So meron tayo sa approve, meron din po tayo sa disapprove. Then mamaya po, check po natin doon sa teacher's account naman po. So, punta po tayo doon, sign out po natin. Then, gamitin po natin yung ating school personnel account na nag-request ng issues sa LIS. At in-approve at dinisapprove ng school head. So, click po natin doon sa data corrections, change request. Ayan po. So, meron pa tayong isang pending request. Meron pa tayong isang pending request. Sa approve naman po, meron tayong isa. Okay? Yung kay Devera Justin Pinlac. Check natin kung na-edit na po mamaya. Then, disapprove. Nandito po yon. So, punta po tayo sa master list. Then, ayun po. Devera Justin Pinlac. Okay? Na-edit na po yung kanyang middle name. And doon po,
sa mga ibang issues and sa ating LIS, lahat po yan ay isa-isa po natin kailangang i-update. Yun lamang po at maraming salamat.